ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa nakaraang aralin, natalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano at nasuri ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sa bagong aralin, makatutulong ang inyong natutuhan sa nakalipas na ikatlong markahan upang mapadali ng maunawaan ang aralin tungkol sa parehong paksa ng mga samahang kababaihan at mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang nasusuri ang kalagayan at papel ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nalalaman ang mga samahang kababaihan na nagsulong ng pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika, at napapahalagahan ang ginampanan ng mga kababaihan sa Silangan at Timog Silangang Asya. Bago ninyo simulan ang aralin, subukan muna ninyong gawin ang isang maikling gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto. Suriin ang mga larawan na nasa ibaba at tukuyin ninyo kung ano ang mga tinutukoy ng bawat larawan. Sagutin rin ang ilang mga pamprosesong tanong na makikita sa ibaba. Sa pagkakataong ito, mayroon na kayong ideya sa ating pag-aaralan. Sa susunod na bahagi, masasagot ang inyong mga katanungan tulad ng ano-ano ang mga kalagayan at naging papel ng mga kababaihan. Paano na isulong ng mga samahang kababaihan ang pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya at iba pa? Tara na at ating alamin o mas palawakin pa ang inyong kaalaman sa araling ito. Mga samahang kababaihan at mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pangkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa kasalukuyang panahon, hindi pa rin pare-pareho ang kalagayan ng kababaihan sa Asya. May higit na maganda ang kalagayan at mayroon ding kakaunti lamang ang karapatan. Hindi basta narating ng kababaihang Asyano ang kasalukuyang kalagayan nila. Nagpunyagi ang kababaihang Asyano upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pagtatrabaho at pagboto tuwing eleksyon ay ilan lamang sa karapatan at pagkakataong ipinaglaban ng matagal na panahon ng kababaihan bago nila ito nakamtan. Sa pakikipaglaban nila para rito, marami silang hirap na pinagdaanan. Nararapat lamang nating bigyang pugay ang pakikibaka ng mga kababaihan upang matamo ang karapatang bumoto. Mahalaga rin na malaman ang pagpupunyagi ng karaniwang kababaihan na makapagtrabaho. Matatalakay rin sa araling ito ang kalagayang panlipunan at ang pagpupunyagi ng kababaihan sa Asya na maipaglaban ang karapatan tungo sa pagkakapantay-pantay. Dito rin matatalakay ang maginampanan ng mga samahan o kilusang pangkababaihan sa piling mga bansa sa rehiyon. Kilusang suffragist. Ang kilusang suffragist. Ang suffragist ay mula sa salitang suffrage na nangangahulugang karapatang bumoto sa eleksyon o referendum at mahalal sa pamahalaan. Ang mga kilusang pangkababaihan
kilala rin bilang kilusang suffragist, ay nabuo sa iba't ibang bahagi ng Asya, kabilang ang Silangan at Timog Silangang Asya sa unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Maipagmamalaki ng mga Pilipino na ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa sa Asya na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan noong 1937. Makikita sa talahan na yan ang mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Makikita na nanguna ang Thailand noong 1932 na pinangalawahan ng Pilipinas noong 1937 at pinangatluhan ng Indonesia noong 1945. Mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Pilipinas. Ang mga kababaihan ay may mahalagang papel na ginagampanan sa lipunan bago pa ang kolonyalismo. Ang mga kababaihan ang karaniwang tumatayo bilang babaylan at katalonan o leader espiritual. Marami ring pribilehiyo at karapatan ang kababaihan na dati-rati ay tinatamasa nila subalit nawala na sa kanila dahil sa kolonyalismo. Kaya kung gayon, ang pakikibaka ng mga kababaihan para sa pantay na karapatan ay maaaring tingnan bilang pagbawi ng kanilang dating mataas na katayuan sa lipunan. Naging mahaba ang pakikibaka ng mga kababaihan sa Pilipinas bago na ipagkaloob sa kanila noong 1937 ang karapatang bumoto. Taong 1905 nang nagsimula ang feminism sa Pilipinas. Ito ay sa pagkakatatag ng Asosasyon Feminista Pilipina na pinangunahan ni Concepcion Felix. Layunin ng samahan na maipatupad ang mga reforma para sa kababaihan pagdating sa edukasyon, kulungan at sa paggawa. Noong 1906, itinatag ang kilusang unang nagtaguyod ng pagbibigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Ito ang Asosasyon Feminista Ilongga na pinangunahan ni Pura Villanueva Calaw. Taong 1907 nang nakahanap ng kaibigan at mga kongresista ang mga kilusang suffragist na nagpasimula sa pagpapasa ng mga batas hinggil sa pagbibigay sa kababaihan ng karapatang bumoto. Hindi naaprubahan sa Senado ang mga batas na iyon sapagkat marami ang tumututol sa pagbibigay ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Sinabing magkakaroon ng komplikasyon sa pamilya at lipunan kapag ibibigay ang karapatang ito at palalakihin rin ang mga kababaihan ang bilang ng mabutante na nangangahulugan ng lalong pagtagal at pagiging magastos ng eleksyon. Sa kabila ng mga pagtatalo, nagpatuloy pa rin ang pangampanya para sa karapatang bumoto ng mga kababaihan. Noong 1933, inaprubahan ng Senado at pinirmahan ni Gobernador Frank Murphy ang batas na nagkakaloob ng karapatan sa kababaihan na makaboto. Subalit ang batas na ito na naipasa ni Kongresista Miguel Ksenko ng Cebu ay naipatupad lamang noong 1937 kung saan sa parehas na taon ay naisabatas rin ito sa pagpirma rito ni Pangulong Manuel L. Quezon. Japan. Ang tradisyonal na papel ng kababaihan sa Japan ay nakasalalay sa sistema kung saan lalaki ang namamayani o tinatawag na sistemang patriarkal. Ayon sa tradisyon, tinuturuan ang babaeng sundin ang kanyang ama, asawa at anak na lalaki. Itinuturing na ang mga pananaw na ito ay nakaugat sa paniniwalang Confucianismo na nakuha ng Japan mula sa China. Kung kaya't ang pagpupunyagi ng mga kababaihang Hapones na makamit ang karapatan sa pagboto ay isang napakalaking hakbang para sa kanila. Si Ichikawa Pusei naman ang feminista at politikong namuno sa kilusang suffragist sa Japan.
Nahalal siya ng 5 ulit sa parlamento habang nangangampanya para sa pagkakapantay-pantay. Noong 1924, pinangunahan niya ang pagtatatag ng Pusen Kakotuku Domey o Women's Suffrage League. Ito ang naging simula ng pagkakaroon nila ng karapatang mag-organisa at dumalo sa mga pulong politikal na dati ay ipinagbabawal sa kanila. Noong dekada 1920, isa sa pangunahing partido politikal ang sumuporta sa pagboto ng mga kababaihan. Subalit, naantala ang tagumpay ng kilusan ng kontrolin ng sektor ng militar ang bansa noong dekada 1930 at binuwag lahat ang sistemang demokratiko kasama na ang kilusang suffragis. Noong 1945, nang matalo ang Japan sa 2nd digmaang pandaigdig, nakipagtulungan ang mga kilusang feminista sa mga allied upang bumuo ng bagong konstitusyon na magbibigay ng karapatan sa mga kababaihan. Umaasa sila na magagamit ang balota upang mabawasan ang militarismo sa Japan. Taong 1947, nang makamit ng mga kababaihan ang karapatang bumoto. Pagkakataong pangkabuhayan. Ang kasaysayan ng pakikipaglaban ng kababaihan sa Asya ay hindi lamang kasaysayan ng mga babaeng nakapagtamo ng mataas na antas ng edukasyon. Ito ay kasaysayan rin ng mga kababaihang magsasaka at manggagawa tulad ng sa kaso ng bansang India. Kung tutuusin, ang economic miracle o nakamtang kaunlaran sa ekonomiya ng ilang mga piling bansa sa Asya ay hindi na isakatuparan kung wala ang mahalagang partisipasyon ng mga kababaihan. Mga kilusang pangkababaihan sa Asya. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Bukod sa karapatang bumoto at makibahagi sa pang-ekonomiyang pamumuhay, marami pang karapatang ipinaglalaban ang mga kababaihan. Ating alamin ang mga halimbawa ng mga kilusang pangkababaihan na ito. Japan. Noong dekada 1920, nagsimulang umusbong ang mga kilusang pangkababaihan sa Japan. Noong 1962, itinatag ng 32 na kababaihan sa pangunguna ni Hiratsuka Raicho, Nogami Yaiko at Iwasaki Chihiro ang New Japan Women's Association o Shinpujin. Ipinaglaban nila ang makarapatan sa pagkakapantay-pantay sa lipunan, kaaya-ayang kondisyon sa tahanan at trabaho, suporta sa pag-aalaga ng bata, edukasyon, proteksyong pangkapaligiran, kapayapaan, at abolisyon ng mga armas nuklear. Ang kilusan ay aktibo sa pagbibigay ng mga patuloy na pagbabago sa mga kababaihan sa Japan. Pilipinas. Matapos mabuo ng kilusang Asosasyon Feminista Pilipina, nagsimula na ring mabuo ang iba pang kilusan o samahan para labanan ang mga tulad ng militarisasyon, karahasan sa tahanan, at iba pang uri ng diskriminasyon sa kababaihan. Tunghayan natin ang mga samahan o kilusang ito. Malayang kilusan ng bagong kababaihan. Paglaban para sa kalayaan ng kababaihan at bayan. Kababaihang Pilipino. Binubuo ito ng mga kababaihan o Pilipinang manggagawa. Katipunan ng Bagong Pilipina at National Commission on the Role of Filipino Women, ahensya na tumulong sa mga proyektong pangkabuhayan para sa mga kanayunan. National Organization of Women. Nakikipaglaban sila para sa malinis na eleksyon. Concerned Women of the Philippines. Ipinaglalaban ang ilang mga issue na may kinalaman o malaking epekto sa mga kababaihan. Kilusan ng kababaihang Pilipina, pagtataguyod ng mga kabuhayan sa mahihirap na lugar sa bansa.
samahan ng makabagong kababaihang nagkakaisa, pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga bata, Alliance of Women for Action Towards Reconciliation, pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon para sa kapakanan ng mga kababaihan, Lila Pilipina, organisasyon na naipaglalaban na makamit ang hustisya para sa mga comfort women, at Gabriela, isang koalisyon ng iba't ibang grupo ng kababaihan na kasuporta sa mga biktima ng rape, domestic violence at iba pa. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng makilusang pangkababaihan sa iba't ibang bahagi ng Asia ay katibayan lamang ng paghahangad at pagkilos ng kababaihan upang makamit ang mga karapatang politikal, pangkabuhayan, pagkakapantay-pantay at mapabuti ang kanilang kalagayan sa tahanan at sa lipunan. Mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Ngayon na natalakay at nasuri na ninyo ang aralin, atin namang susubukin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Mga gawain sa pagkatuto. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Gawain sa pagkatuto bilang lima. At gawain sa pagkatuto bilang anim. Maraming salamat sa pakikinig.